Magandang gabi. Ito, magluluto ako ng kakanin. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo nito eh. Ako rin, hindi ko rin alam eh. Yung lulutuin ko ay yung rice flour. Sa amin kasi sa Bisaya, pangalan nito is tik-tik. Iwan ko lang sa inyo. Ano ang tawag nito? Ito siya, oh. Ayan, oh. Parang arena siya ng mais. Tapos, talagyan ko siya ng niyog. Lalagay ko yung gata. Nilagyan ko na siya ng yes. At saka, gatas na malabnaw. Ano nga tawag nung gatas na malabnaw, ibab? Oh, nilagyan ko siya ng ibab. Kahit anong tatak ng ibab nyo, okay lang. Mga kalahati lang kasi may gatas na eh. Tapos, i-ano ko muna kasi, erase ko muna siya kasi yung pampaalsa. Durugin ko naman itong saging. Meron naman kasi akong pang pang mixer, kaso lang gusto ko pag manumano na lang itip para hindi na sa kuryente. Mahirap yata to bunch. Durugin yung saging. Ay, yun, mabilis lang pala siya. Oh my god, akala ko mahirap. Hindi ko naman to siya i-bake kasi wala kami saksakan dito sa kusina. Ayan, eh, paano ko i-ano dyan? Wala kami saksakan sa kusina kaya imano-mano ko lang siya sa steamer na lang. Tapos, nilalagyan ko ng yung rice flour. O tik-tik sa Bisaya, yan sa amin, tik-tik. Lagyan ko siya ng niyog, gata. Wala, hindi na nga fresh yung gata ko eh. Yung mama, kukumama na lang ang binili kong Tapos, nilagyan ko siya ng dalawang itlog, gatas. Tapos, kahit tatlo lang siguro yung saging, okay na to. Tansya-tansyahin ko na lang yung Tansyahin ko na lang yung flour na ilagay ko. Ano ba tawag sa Tagalog niyan? Yung rice flour? Or corn milk? Milk? Sa amin, tik-tik. Isang saging na yung ilagay ko na. Siguro mga dalawa. Hindi naman ito malaki saging na ito. So lang hindi. Ay, anong ganunin ko nga muna para malamog siya. Ay, ayun. Alam ko na. Yes. Ayun. Para mabilis siyang durugin. Alam niyo, mahilig talaga ako magluto-luto. Kahit hindi ko alam. Mahilig kasi akong kumain. Mahilig talaga akong kumain. Kaya ang taba ko. Char. Matakaw ako eh. Matakaw ako eh. Kulang naman makain ito eh kasi yung kasama ko eh. Hindi siya mahilig sa mga makakain sa kanina. Ouch. Ayan. Aray tuloy. Mga tatlo siguro. Ngayon lang naman ako na pero nagpo-post-post na ako dati.
matatag yung mga talahat talaga ng mga nilulog ko. Hindi, ngayon lang kasi. Sayang naman yung nagbabayad ka sa internet tapos hindi naman na hindi. May internet na kami. Hindi pa kinabangan ko na. Kaysa naman puro ano lang, load lang. Hindi pa kinabangan ko na mag-live-live o mag-video-video na lang ako. Pang-post na lang. Malay mo, pagpalain ako. Mapansin ako ni Mita. Tsaka maawa yung ano. Mano-mano eh. Hiyo ko kasi mag-mixer kasi nakalsik pa yun eh. Apat pa lang sa akin ilagay ko kasi sayang isa na lang para masarap yung ano. Lagyan ko siya ng itlog. Dalawa. Tapos, tinuturo ko muna ito sa atin. Manu-manu dapat para ramdam mo yung ano, yung niluluto mo. Experiment mo. Ginawa ko na to. Ang nilagay ko lang, yung rice flour at saka yung gata lang. Nilagyan ko isang itlog, ngayon dalawa. Walang gatas yun kasi naubusan ako ng gatas nun. Ngayon kasi, hindi nagalaw yung ano. Ito na. Tapos, lagay ko muna ito dito. Kasi ito pang abuno ko to sa mga taniin ko. Iwa-iwain ko. Tapos ito na siya. Nilagay ko yung gatas at saka yung takang gata ay yung gata nga tapos ilan kaya asong palagay ko dito tapos dalawang itlog siniplatin ay i-shake ko na maigit tapos nilagay ko na yung sugar siguro mga 1/4 sa 1/4 eh baka kulangin baka 1/4 na asukal ang magagamit dito kasi madami o later na mix ko na kasi baka masyado siyang matamis nahalo ko na kasi para hindi mabubuo. Pero baka hindi kaya to yung mixer dito. Wala kasi kami saksakan dito sa kusina eh. Inano ng langgam. Inira naman yung isa. Tinanggal niya. Hindi naman niya binalit. Tapos, nakalin ko na lang yung jar. Yung tik-tik one. Sino kumakain ito dati nung mga bata pa tayo? Sa amin kasi kami mga Bisaya, kumakain talaga kami nito. Tik-tik tawag ito. Iba yung binlod ha. Iba yung binlod, iba yung tik-tik. Ayan. Baka gagamitan ko rin siya ng mixer kasi parang madulog lahat. Kasi lalagyo ako ito ng ano. Siya pataka ng ano, vanilla. Habi! Saksak mo na yung mixer. Hindi ko yata kaya to. Gamitan siya ng mixer. Need niyang gamitan. Lagyan ko siya ulit ng gatas kasi lalagyan ko pa ng ano, arena eh. Mixer. Tingnan mo kung alin doon ang pwedeng gamitin na mixer ha. Yung ano niya. Di ba may style-style yun? Lagyan ko kasi siya ng arena.
yung arena gamit ko, yung hindi yung first class, second class, yung binibili ko yung tag 60 ang kilo, hindi ko alam kung anong tawag doon sa arena na yun. Baka ano din yun, maistim yun. Alam nyo ba yung rice flour dito sa Manila? Sa amin, pamigay lang to. I promise, pamigay lang to. O ibibenta man, masiguro 20, mga ganun lang. Yun, sa ano? Pero dito, alam nyo ba ang bili, na, bili ko nito? 130 ang isang kilo. Tapos pagdating sa amin, sa probinsya, halos pamigay na lang. Walang biro. Grabe. Kaya sabi talaga, nakakaawa yung mga magbubukid dito sa atin. Kasi pag sila ang magbenta, pag kami ang magbenta, ang mura. Pero pag kami na ang bumili, ay mag... Pag ikaw ang ipagbilinta na nila sa market, sobra, alam mo bang ito, promise, kahit mag-ano ka sa probinsya, magkano lang ang kilo nitong rice flour? Nasa 20 lang siguro. Sige, mag-ano kayo, mag-ano kayo, tanong-tanong. Pero pagdating dito sa Manila, 130 to sa amin sa Laguna. Iwan ko lang sa Shopee kasi syempre, yung Shopee din, ganun din naman kasi may shipping pa. Hindi, ano na lang. Lagyan ko na siya ng ano eh, yes, sa dalawang kutsara. Tapos nilagyan ko na siya ng ano. Baka masyado siya ano, ilagay ko na lang ang gatas. Masyado yata marami. Gamitan ko siya ng mix sa upuan kasi uy, baka madumihan yung tart ha, ganito siguro pwede na to, baka madumihan yung mixer doon, sinaksak mo na? Baby! Wait lang ha. Salis lang. Okay na. Ano ko pa kaya to? I-mixer pa natin to? Huwag na. Ihalugin mo lang maingin. Lagyan ko to ng vanilla. Ay, nilagay ko ito sa rep. Bakit ganito? Oo, kasi paantahin pa ito eh. Oo. Hindi ko na lang daw gagamitan ng mixer. Madudurog naman na ito. Laki kaya kuryente namin. Wala kaming aircon. Nag-1.8. Halos mag-1.9 kami. Sabi ni Meral ko magtataas daw. Grabe po yung gamit namin yun pa rin ha. Nawindang kami doon halos mag-1.9 kami. Wala kaming aircon. At saka yun at yun lang ang electric fan. Hindi naman kami nagdagdag ng gamit. Grabe. Sabi nga ng isa, mag-aircon na lang daw. Paano kami mag-aircon lang nung isa mito bulusot. Tsaka walang pinto yung kwarto. Paglipat siguro. Pag lumipat, pwede. Halo, halo. Alam niyo, pareha sa akin na matakaw. Yung lahat gusto mong pag-aralan na lutuin. Kaysa pag umili ka, hindi mo naman alam din eh na paano niluto. Tsaka gusto ko yung mga ganito eh, yung kakaiba. Kasi sa probinsya, ang ginawa namin dito, ginawa namin suman. Ang sarap ng suman ito kasi walang dahon eh. Nahihirapan din ako nung kasi walang dahon. Baka mapalpak lang. Baka mapalpak lang.
pag nakita lang pala na umalis na, makita mo naman yun eh, magbubula siya. Umaangat din. Takpan mo muna to. Mga ilang ano, mga siguro mga 20 minutes. Kasi meron akong, nilagyan ko yan ng yes at saka ano, baking powder. Yung matakaw ka tapos gusto mong kumain ng kumain. Ako, ganun ako. Kaysa namang bibili ako ng bibili, eh pagkain ko hindi naman sa pag-aano eh, ng ano, mamarunong ka. Yung hindi mo alam yung lasa, paano gusto mo nakita mo. Ang sarap-sarap, i-rest ko muna to. Ang sarap-sarap ng ano, yung itsura niya. Pero yung lasa, hindi mo alam mo yun. Hindi mo sabi. Kaya ako, bumibili ako ng arena. Kasi pag gusto ko kumain ng hotcake, yan, gumagawa ako. Pititignan ko kung magkano kilo nito. Siguro mga 70 plus. Tapos, samihan mo na lang para yung shipping. Hindi, di ba? Hindi ka, hindi looking. Kasi bumili ako ng bigas na mais. Alam nyo? Bumibili kasi ako nito. Dito sa amin, mahal talaga to. Mga 100 plus din to. Sa Shopee, 76 lang ang kilo. Kaya bumibili ako, dinadamihan ko. Bumili ako tatlong kilo. Ganun ginagawa ko kasi nagmamais na ako eh. Kasi hindi kaya pag hindi ako kumain ng beef kanin, pag gulay-gulay lang, naku po, ang mamahal ng gulay ngayon. Ginawa ko na yun eh. Puro gulay lang talaga kinakain ko. Eh, sobrang mahal ng gulay ngayon. Hindi kaya ng power. Alam mo, bibili ka lang ng ganun na carrots, ganun lang, tapos ganun. Nasa 28 na. Oh. So, discarding muna tayo ng ibang ano. Ayun, hugasan ko muna yung paglutuan ko kasi habang pinapaalsa ko to. Pinapaalsa ko. Ito kasi yung paglutuan ko, yung ano. Steamer na. Kasi wala kami saksakan dito sa kusina pag i-bake ko siya. So, doon ako magluluto sa ano. No! No! Down! Down! Faster! Down! Ikaw ha? No! No, wait ka na naman eh. Mga anak ko. Hugasan ko kasi para pag kasi papakuluin pa to eh. Papakuluin ko muna yung ano eh, steamer. Ay, papakuluin ko muna to eh bago mo anuhin. Bago mo siya kailangan nakakulo muna yung steamer. Salang mo mamaya kulo na to. Siguro mga ano lang ito pangkulo eh, para i-steam ko lang ng mga 40 minutes or mga 30 siguro, hindi naman ganun ito pa ano. 30 minutes lang, okay na yan. Tapos alam niyo yung gawin ko sa steamer namin. Ganito lang na kakita. Wait. Sana yung hubby? Di ba bumili tayo yung foil, honey? Nasaan? Ay, ito, bumili kami ng foil kasi nga. Yun yung ipang sasapin dito. Ouch.
gagawin ko. Kasi wala mano-mano kong pagluluto ko eh. Parang may pang-alisal ako. At saka matagal yung saubutin. Pag nagugutom ako sa umaga, yan ang kinakain ko. Masarap yung amoy nito pag dahon ito ng ano, dahon ng saging. Wala kasi kaming puno ng saging dito. Kapitbahay namin meron eh, nakakangyap naman manghingi. Hindi ka magtanim ng sayo. Diba? Kaya huwag na namin. Pag bumili ka sa, meron namang nagtitinda sa palengke. Ang problema, punit-punit, paano mo rin magagamit ng ganyan, oh, iipo, kailangan ko ganyan, eh. Meron sa tinda sa palengke, punit-punit, gusto ko buo. Kailangan ko yung buo pa. Ito, kasi buo ko, eh. Dalawang ganun na to, pero buo siya, hindi yung punit-punit. Pag bumili ka sa palengke, punit-punit kasi, ito, hindi. Hindi, ganito na lang. Madami ito eh, nangyayari. Ang dami nito, promise. Puno ito. Hindi, sanyan ko na lang. Puno ito. Yun, hindi ko siya ano. Magalito eh, kailangan ko masagad kasi marami na. Ganyan siya. Ganyan ang paglagay ko. Kaso lang, delikado ito baka umapaw. Oh my God. Inaalsa ko siyempre. Kumulo. Adi! Kumulo na, Adi. Maalsa na. Ay, ano na ito eh? Umalsa na siya. Sa tingin mo? Sa tingin mo? Anong tingin mo? Umalsan eh. Ay, di ilipad ko na lang muna siya dito sa steamer na para diretso. Dito ko na lang sa paano yun para mahugasan din. Ayan, isalang ko na naman eh. Meron akong kaibigan kasi na nagtatrabaho sa casino. Nagtira kami sa Tondo. May kaibigan, katabi kami sa bahay na nagtatrabaho sa casino. Nagluto ako ng puto at saka dinuguan, dinadala niya. Promise, dinadala niya sa trabaho, binibenta namin. Mag-asawa. 40 kasi itong asawa ko eh, kapag ano, pagdating sa luto-luto, basta may pera lang. Basta pag may pera lang kami pang suporta niya sa pagluto-luto, suportado ka dito. Wala kang problema. Suportahan ka niya, bibilhan ka niya ng pangkailangan mo. Yung, B, gusto ko magluto ng ganito, ganyan. Suportahan mo ka niya. Supportive yung luwatot eh. Kahit pasawayan. Pasawayan eh. Kahit may kumpak pa rin. Kumpak eh. Ako mas malala ako kumpakin din.
promise, try nyo. Eh, alam ko naman din na yung iba, marunong magaling naman talaga pagluto. Eh, ako, ano lang kung aking patsyang-patsyang. Baka i-judge nyo naman ako. Sorry, hindi naman kasi ako po. Mahilig lang ako magluto. Kasi matakaw po ako. Sobrang takaw po. Gusto ko yung ako yung magluto ng mga kakainin ko. Gusto ko ako yung ako palagi kong niluluto. Kaya lang, minsan, syempre, di ba, yung hindi naman talaga araw-araw magluluto eh. Ay, araw-araw kayo, pero akin kasi, pares na nagluto ako ng unang araw. Ang dami kong niluto. Hindi naman lahat na nagluto eh. So, niinit ko. Niinit ko. Eh, nasanay na rin naman itong isa'y na pangat eh. Makaya siyang pangat, pangalawang init, pangatong init, ganyan. Nasanay niya sa akin kasi ang sabi ko sa kanya, tipid sa lahat. Tipid sa oras, tipid sa gaas. Diba? Yung init mo. Ako magluto ng mga ulam. Magluto ako ng mga ulam. Nilalagay ko yan sa freezer. Tapos itaitin na lang ako. Ay, ay, ay. Buti pa mabasa. Wala kaming initan ha, iniinit lang sa ano ha. Kasi nga wala kaming saksakan sa kusina. Sa steamer lang namin iniinit. O minsan, initin sa kawali. So lang, ma-overcook siya masyado. Lagay ko dito yung basura, ay ano ba, yung mga laman ng, ay yung sa lababo, pinaplastic namin yung mga ano, yung mga ano, piece-piece ba yan? Tapos yung dito sa lababo, tinatanggal na, nilalagay na yun. Ganito kasi ito. Yung lababo namin, kala nyo madumi, hindi yan madumi, ano yan, yung tininturahan kasi namin ito eh, ng pula. Hindi ko na maalam na maging ganito eh. Ang pangit tuloy. Kaya bibili ako ng ano eh. Yung ano ba yun, yung parang ano? Ano ba yan? Yung parang linoleum na yung dinidikit-dikit na lang. Bibili ako ng meron eh. Kasi lang pa kami. Siyempre, hindi naman lahat ng urat ay budget. Unahin din mga kailangan. Kasi ang mahal lang bilihin ngayon. Eh pag may pera kami, hindi na mamaalala. Maalala mo lang pag ano, parang maalala mo lang pagka honey! Yung kinainan pala ni Bibang, hindi pa nahugasan! Ay naku. Steamer, pinakulo ko na.
bibili ako ng maganda na mixer. Bibili ako ng tas. Gusto ko yun, yung fruit. Yung parang ginaganon lang para juicer. Bibili din ako ng... Sabi niya, nakaano na daw yun. Malapit na daw yung ordering niya. Na tinatabi ko kasi para hindi ako mag-iwan sa ano niya, box niya, tapos pina-plastic ko. Sino makain ng santol? Gusto niya santol? Ang lalaki. Magkano bili mo sa santol kahapon? 30 lang ang bili. Pero yung rambutan kanina, 100 tapos isang upuang ko lang yun. Isang upuang ko lang. Yan, pagka maano na to, cut ko na to, pagka isa lang ko na sa steamer kasi syempre hindi na ano. Mahilig talaga ako magluto-luto. Gusto ko, alam niyo yung gusto ko kai-lutuin yung suman na bigas. Kasi makakain ng malalagpit ngayon kasi ang tumigil na kasi ako kumain ng kanin. Kasi nga meron ako ano sa tiyan. Hindi na ako kumain ng kanin. Puro gulay na lang ako. Gulay. Eh, syempre nagmahal. Eh, yung nagmahal yung gulay. Bumili ako ng bigas na mais. Kasi alam niyo ba, yung bigas na mais, hindi, wala siyang pulis. Hindi, sugar. Pag may diabetes ka, gamot yan. Sa puso ka, parang maganda sa pag may sakit ka sa puso, pwede mais. Basta ang dami yung bigas na mais. Ang dami niyan, ano, ang ganda niyan, pang diet siya. Hindi siya, ano, hindi daw yan, ano, pareha sa kanin talaga na pag ang kanin natin, na binibili natin dito, mataas sugar, nakaka-ano yun eh. Tapos pag kumain ka nun, kailangan kunti. Yung mais, alam niyo ba? Pumayat-payat na kaya ako. Tignan niyo yung tiyang ko. Dati ang taba ko. Nung nagkakanin pa ako. Alam niyo bang 3 years pa lang ako yatang, o 4 years, sige palagay mo ng 4 years na sobrang tumaba talaga ako. Wala na akong maisusot. Akala niyo ba na yung mga damit-damit ko, akala niyo masikip? Kasi damit ko pa yung dati, hindi naman ako kasi pala bili-bili. Kasi malay mo, ang taba ko ngayon. E bigla ko pumayat, paano naman? Tapos, yung nung nagmais ako, yung tumaba ako nang mula nung ano, tumigil yata ako ng sigarilyo. Medyo yun, nung tumigil ako magsigarilyo. Medyo nagkalaman na ako. Alam niyo yung waistline ko dati, yung baywang ko dati? 24, 25, promise. Ngayon yata, 30. 32. Ganyan ako kataba nung nakaraan. Eh ngayon, syempre, pumayat-payat na ako, kunti. Pero nakaranas ako ng 31 yata yung waistline ko. Sobrang taba ako, promise. Kasi yun, nagulay ako nung nagulay kasi nahirapan din ako huminga. Yung hingalin ako, sobrang taba ako, nataba ako. Sobrang hingalin ko. Tapos yun na nga, nag-diet ako. Nung isang taon na ako nag-diet na hindi na ako nagkani. Tapos, puro gulay, itlog, gulay, manok, isda, ganun na kinakain ko. Tapos yung magluto-luto ako ng mga kanin-kanin, yung minimperienda ko. Tapos kumakain ako tinapay, yung pang-diet na tinapay. Tapos, ano ba? Ayun, ang payat ko dati. Sobrang payat ko. Alam mo yung mga kaibigan.
kaibigan ko, sabihan ako na, uy, payato, magpataba ka, ang lakas na kumain, ang payato. Pero siguro din, nung pagtungtong ko na ng 41 talaga, nung 41 ako, doon na ako nagtumaba, 41, nandun ko na, 45 na ako ngayon, doon, tumaba. Pero ngayon, kasi nag-diet na ako, kasi nga, nahirapan ako ng mina, at saka hinihina ako, at saka yung chunk, may, basta may, kaya ako na nag-adjust sa sarili ko, ako talaga, inano ko talaga yung sarili, okay naman na siya kasi nakuha yung softness. Kapag yung softness, bawal. Masakit yung dito. Bawal softness, bawal ang alam. Tanong bawal. Sa pagkain, hindi pwede lahat. Ganun talaga ang life. Pag tumatanda naman, nalakas yung sakit. Taba-taba pa rin naman ako. Pasarap na. Magbawas-bawasan. Kasi magpantay ko yung ano ko eh. Yung lato-lato ko. At saka yung chunk ko eh. Ngayon, hindi na. Magpantay to eh. Magpantay na to yung lato-lato ko. Ano pala kayo yung lato-lato ko? Ano ko yung chunk? Lato-lato. Yan, yun. Malapit na siya mga B. Malapit na kumulo mga B. Tapos pagkasalan ito, ano na, iaano ko na. Umalsa nga siya eh. Tingnan niyo, oh. Diba kanina kalahati lang, oh? Hala, oh my god, grabe yung pag-alsa niya, oh. Hala, paano to, aapaw to. Bibi! Hala, umalsa siya ng bunga-bungahan. Oh my god, isa lang ko na to. Ayan. Isa lang ko na siya, mga bi. Ayan lang yung itsura ng ano namin. Oh. Ayan siya, mga bi. Oh, see you mamaya. Mga 45 40 minutes ang itatagal nun. Maluto na yun. 40 minutes. Kaya upo-upo muna si Pintay. Bye muna. For now, later na. Ayan, luto na siya mga loves. Mga be. Kaso lang nagalaw ko eh. Kaya ganyan. Kasi umano sa takip po, umapaw. Kaya ginalaw ko. Kaya ganyan siya. So, maraming salamat sa panonood. Follow nyo ako. Pag pinalo nyo ako, follow ko rin kayo. Thank you. Bye.